Hello everyone! Kamusta? Kamusta? Welcome pong muli sa Patrings Kusina! Ito na nga ang matagal na ninyong inaabangan. Gagawa tayo ng unique at napakasarap na recipe gamit ang natira nating tinapay. Ito ang fried loaf bread with choco banana filling. Huwag kayong maglilipat! Tapusin nyo hanggang dulo ang aking video! Para sa recipe natin for today ay kailangan natin ng 2 piraso ng saging. Latundan, lakatan, senyorita, saging saba o kahit ano pang uri ng saging ang gusto ninyo ay pwedeng-pwede. Ngayon po ay hinati natin sa 3 ang ating saging. Sa mga kailangan natin sa ating recipe ay ang ating tasty bread. So sa gitna nito ay maglalagay tayo ng hiniwa nating saging. Ngayon ay imamash natin ito ng bahagya gamit ang ating tinidor. Huwag nating masyadong dudurugin. Durugin na, tapos maglalagay tayo ng choco kisses sa ibabaw nito. Pero ito ay optional lang naman. Pagkatapos ay tatakpan natin ito ng another loaf bread o ng ating tasty bread. Ngayon naman po, para magawa natin itong round shape, ay gagamit tayo ng baso. Plastic man yan o babasagin, basta ang mahalaga, manipis yung pinakalabi ng ating baso para maganda o siguradong malinis ang pagkakakat ng ating tinapay. O diba, ang ganda ng pagkakabi. Huwag kayong mag-alala doon sa natirang tinapay kasi may paggagamitan pa tayo niyan mamaya. So ulitin lang natin ang ating step by step. Okay, tara, let's na sa ating SOS. Shout out session! Shout out po kay Mitch D. Guzman, Yasmin Ali ng Sultan Kudarat, Mindanao, Grace Wu ng Mga Tarem, Pangasinan, Moto IG Vlog kay Kasani Boys Okilio Jr., Quiz Del Channel, Rani Jr. Bunag, Michael Fernando ng Lokal ng San Francisco, Distrito ng Antique, Hanilin Aspa, John Stephen Paragas ng Paniki Tarlac, Dennis Lucky J. Santillano, Cloud9, Fernel Alavado Quezon, from Quezon City, Leonora Calisang from Taguig, Zcoys Vlog, Dignos Family at sa mga nagwagwapuhan na nakadestino sa Cagayan West kay Ka Marwin, Ka Resli at Ka Rick. I love you all! Mamamwa! Ngayon po, ito na yung ating natirang tinapay kanina. So ito ay gagawin nating breadcrumbs. Opo, literal na breadcrumbs. So gagamit tayo ng food processor para mag-grind natin itong tinapay. So sakto naman dahil ito yung matigas na part sa ating tasty bread. Special mention ko po pala si Ma'am Lily Totanyes Ala dahil nagluto siya hindi lang isang recipe kundi 2 ng cheesy potato pancake at cheesy pandan turon. Special mention ko din po si Sir Fabriquel Jason dahil nagluto siya ng milky banana turon. Kung nanonood ka ngayon at hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, ay pindutin mo na ang subscribe button at ang bell notification para ma-notify po kayo sa mga next uploads ko po. At baka hindi pa po kayo naka-follow sa aking Facebook page, ay i-follow niyo na po ako. So ayan, transfer na natin sa isang bowl ang ating breadcrumbs. So diba, walang sayang sa ating tasty bread. So sa isang bowl naman ay maglagay tayo ng 2 itlog. Ayan, may nalaglag na shell dahil hindi tayo expert sa pag-crack ng egg. Ayan. So magbati na tayo ng ating itlog. Okay, magbe-breading sa tayo. So una, i-dip muna natin ito sa ating egg wash. Make sure lang na well-coated na ito ng ating egg wash. Then, i-transfer na natin ito sa ating breadcrumbs. So ganun din, dapat well-coated naman ito ng ating breadcrumbs. So kapag okay na, ay pwede na natin itong i-set aside. At ulitin lang natin ang ating step by step. So kapag nakagawa kayo ng marami at hindi nyo pa naman ito i-fried, pwede nyo itong i-store muna sa fridge. So ayan, tapos na tayo. Pwede na tayong magpainit ng ating mantika. So kapag mainit na, ay pwede na natin itong i-fried.
Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown ang magkabilang sides. Diba guys, sobrang dali lang ng ating recipe. Kung hindi kayo kontento na saging lang ang palaman nito, ay pwede po kayong gumawa ng mas sosyal na palaman. Pwede kayong magpalaman ng blueberry, strawberry, chocolate bar, o kung ayaw nyo naman ng matamis, pwede din kayong magpalaman ng tuna, chicken pastel, pork menudillo, at iba pa. Pero make sure lang na kung karne ang ipapalaman ninyo ay hindi ganun ka-heavy, no, konti lang at hindi ganun kasosi o hindi ganun kamantika para siguradong hindi mabubutas doon sa ating tasty bread. Kasi baka pagka sobrang dami, sobrang bigat, baka mabutas yung ating tasty bread. Alam niyo naman, yun lang ang ating gagamitin, hindi man tayo gagawa ng sariling tinapay. So, ganun lang ang advice ko, konti lang ang ilalagay ninyong karne kung yun ang gagamitin ninyo. So, pwedeng-pwede itong idagdag sa negosyo ninyo. At siguradong masasarapan ang mga customers mo dahil kakaiba ito. So para malaman ninyo ang kompletong costing ng ating recipe ay huwag niyo pong kalimutan na i-click ang icon na yan at basahin niyong mabuti ang description box po natin sa ibaba. Ayan, kapag ka hindi na ganun kainit ang ating fried loaf bread, ay pwede natin itong lagyan ng chocolate syrup or di kaya white chocolate syrup. Pero guys, ito ay optional lang naman. Alam nyo guys, napagkamalan ito ng mga Junakis ko na donut. Donut na may filling sa loob yan. Pero ang kaibahan nga lang niya, crispy yung labas niya. Pero hindi to crispy cream ha. Ito ay prinito. Sabagay, piniprito naman talaga yung donut. Merong prito, merong bake, di ba? So, ayan, kung gusto nyo itong gawing negosyo, eh talaga nga namang papatok to hindi lang sa mga bata, kundi sa mga katulad din nating matatanda na mahilig sa mga ganitong pagkain. Guys, marami rin kayong pwedeng gawin dito na trademark ninyo. Pwede kayong magpalaman ng kahit ano, katulad nga nung una ko sinabi. At pwede ninyo itong ilagay sa isang box, no? Sa isang magandang box. Kung wala naman, styro, pwede na yon. At kung hindi kayo mahilig gumawa ng dough, perfect na perfect to. Dahil mukha siyang ginawang dough. Mukha kang gumawa ng ano, alam mo yun. Gumawa ka, nagmasa ka pa ng tinapay para makagawa ka ng ganyan. So, ito hindi. Tasty bread lang. Meron ka ng ganyang kasarap na recipe. O, diba? Kaya kung nagustuhan nyo ang recipe natin for today, ay huwag nyo pong kalimutan na i-like ang aking video. Subscribe na po kayo sa aking channel. Kita-kits po tayo next week. Bye-bye! Kimi no toriko ni natte shimaeba kitto